So ayun nga guys, for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng NBI clearance through GCash. So ayun guys. So syempre ang una nating gagawin is mag-login tayo sa ating GCash account. So ayan. So ayan, dati na akong naka-login kaya yan na yung agad nagpakita. So, pag nandito na tayo guys, piliin lang natin yung View All GCash Services. So, pindutin lang natin yan para mapunta tayo dyan. So, kapag nandyan na tayo guys, is scroll up ka lang. Mag-scroll up and then hanapin yung government. So, yun yung pipiliin natin, government. So, pag nandyan na tayo, so, hanapin na natin yung NBI. So marami tayong pwedeng ang bayaran gamit ang GCash. So, yan yung lahat. Madami pag-ibig, SSS, andyan lahat. Ang dami guys, DFA, POEA, madami. So, for today's is NBI ang kailangan nating bayaran. So, piliin natin yung NBI. So, pag nandyan na tayo guys, so, yan yung magpapakita. So, magpapakita kung magkano yung kailangan mong fill upan yung kung magkano yung babayaran mo. So, ayan. Yung reference number. Yung reference number guys, is makikita natin doon sa NBI page. Kapag nagpa-slot tayo or nagpa-appointment tayo ng schedule, so, magpapakita doon yung reference number. Kung ano yung pinili nyong way of or mode of payment. So, pinili kong GCash. So, ayan. So, ayan yung sinasabi niyang reference number. So, yun yung kailangan kong i-input dito sa my reference number na nagpapakita. So, ayan. Kailangan lang nating i-input yan. Kailangan tama yung ini-input mo para hindi siya mag-error. So, ayan guys, kailangan lang nating i-input and then next is yung contact number natin para doon sila mag-text ng resibo. Resibo ng pinagbayaran natin. And then email address din. Kailangan din nating ilagay. So, yan lang guys yung kailangan kapag magbabayad tayo ng NBI clearance. So, we have, kailangan natin lang yung amount, yung reference number, yung contact number, tsaka yung email address natin. So, ganun lang kadali, guys. Very easy. Ayan. Ayan. So, kailangan lang natin pindutin yung confirm. Ah, oops. Expected amount should be okay. So kailangan pa lang ilagay natin yung 155 kasi may 25 pesos na parang service fee. So ayan. So bale 155 guys ang babayaran natin kapag magbabayad tayo through GCash. Ayan, confirm lang natin. So ayan, successful. Successful na yung payment natin guys. So ayan, may text na rin sa number ko ng pinagbayaran ko. So ayun. Ganun lang kadali guys ang magbayad sa GCash ng NBI clearance. So hopefully this video help with those people who want to know how to pay NBI clearance through GCash. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Bye.